Ulam ngayon. Matikman niyo itong niluto ko. Parang ang sarap ng niluto mo. Bakit pa bago-bago yung boses mo? Hindi ko maintindihan. Oh, ito sabaw. Sabaw pa lang, ulam na eh. Itutuloy ko na po. Binuksan mo na ba? Eto na! Nandiyan na pala kayo eh. Papasokin niya ha, manang. Sinabi niya eto na eh. Okay. Manang. Nandiyan na ba? Oh, hugasan po muna natin itong ating mga lulutuin. Gulay muna ha. Oh, gulay muna ang hugasan natin. Pechay. Hindi ko isasama lahat. Ako lang naman ang kakain eh. O, dalawang piraso ng pechay. Isang maliit, isang malaki. Ayaw nyo kumain ng mabuhangin yung pechay nyo. Kayo ba? Kumakain ng pechay na mabuhangin. Ako ayoko ng mabuhangin ng pechay. Kinakailangan ang pechay nyo sariwa. Hugasan nyo ng mabuti. Dapat mabango ang pechay nyo. Kung mabango ang pechay, sarap kainin. Fresh. O, eto. Katulad nito. Sariwa ba pechay nyo? Eto kasi pechay na nabili ko. Mukhang sariwa eh. O, ito naman. Mahaba yung ating... Mahaba yung labanos, pero maliit. Hugasan nyo rin. Saka isang kamatis. O, pusit tayo ngayon, ha? Ito po ay 450 grams ng pusit na nabili ko kahapon. Hugasan nyo ng mabuti at malansa. Malamig na tubig ang ginagamit ko, ha? Gumamit na nga tayo ng salaan. Cold water, and then wash it several times. Ito, hindi ko kinakain yung mataba na yan ha, ito lang kinakain ko. Matitigas yung sa loob eh. Yun. Ayoko nyan. Hindi ko kinakain yan. Tapos meron pang, yan. Ayan oh, yung plastic. Laki. Yan ang itatapon nyo at baka mabikig kayo pag kumain kayo ng pusit. Hugasan nyo ulit. Sali na natin dyan. 454 grams po ito ng pusit. Lagyan natin ng konting suka para lalo talagang mawala yung lansa. Itong aking suka, spice vinegar to, kaya may mga siling sumasama eh. Yun ang nabili ko sa palengke. Yan, lamutakin nyo ng konti yung pusit nyo. Malinis na yan ha. Pagkalagay nyo ng suka, lagyan natin ng ilang piraso ng dried bay leaves, laurel. Pampabango yan eh. Umpisa na tayo ha, bagong mantika po ito. Mga 4 tablespoons ng cooking oil. Okay, pag mainit na yung mantika, iprito muna natin itong ating labanos. Naglalagay ba kayo ng luya? Maglalagay tayo ng konti ha. Mawala yung lansa, although meron ng bay leaves. Pero sige, lagyan natin. Oh, mapula na itong ating labanos. Tanggalin ko na ha. 4 minutes ko po itong ipinirito. Kinakailangan, prito muna. Piniritong labanos muna tayo. Okay, kung okay sa inyong gamitin itong mantika na to, de sige, magsimula na tayo. Ating sibuyas. Kamatis. Tignan nyo ito, napakaliit na luya. Konti lang ha. Ayoko kasi talagang matapang ang luya dito sa ulam na to eh. Yung luya nilagay natin para lang talaga mawala yung lansa. O, dito pa lang, titimplahan ko na ha. Itong ating adobo sa kamatis, may toyo. Bahala na po kayo mag-decide. Ako, maglalagay ako ng 1, 2, mga 4 tablespoons yun. Napadami yung una eh. 4 tablespoons ng toyo. Lagyan natin ng konting nor. 1 tablespoon. O, tignan nyo nga, nalimutan ko ang garlic. Garlic muna pala. 5 tablespoons ng garlic. O, 5 cloves of garlic minced. Pasensya na kayo. Nawala sa isip ko eh. Nakita ko si Intoyo agad eh. O, tsaka natin ilalagay itong ating pusit. Alam niyo naman, ibinabad ko na to sa suka, di ba? Para mawala yung lansa, so hindi na natin isasama yung suka. Dahil ito po ay adobo sa kamatis. May toyo na eh. Yung kamatis, yun ang pang-asim. Yun namang dried bay leaves na nakikita nyo, yun naman ay pampawala ng lansa din. Yan. Hihinaan natin ang apoy pagkatapos nito. Hinaan natin ang apoy ha. Haluin natin muna yan. Madaling maluto ang pusit. O, takpan natin sandali. Sandali, nalimutan ko. Bago natin takpan, ilagay na natin itong ating pechay. Pampadagdag din yan eh. Mahalang pusit, di ba? O, yung pechay naman eh, mura. For as long as sariwa yung pechay nyo. Yan, tsaka natin takpan.
Nako, mahabagin. Nalimutan ko naman lagi ng katitik na asukal. Katitik lang, ha? Pinoy na Pinoy, oh. Katitik lang. Oh. Pakipulit. Oh, huwag na mag-react yung iba. Sasabawan natin yung pusit natin, ha? At para makatipid, ito po ay 1 cup na tubig. Lagyan natin ng bahagyang cornstarch, 1 tablespoon. Hindi ko naman alam kung ilalagay natin lahat yan, pero maigi na yung may backup. Diba? Oh, tingnan nyo yan. Hindi nyo ba kakainin yan? Oh, lagyan na natin ng pampalapaw. Sabaw. Alam nyo, tinikmang ko eh. Dadagdagan natin ng toyo. Matabang. Natatabangan ako. So kanina, 3 tablespoons. Lagyan pa natin ng 2 tablespoons ng toyo. Natatabangan ako eh. Bago natin hanguin, ito yung personal preference ko po. Kanina, naglagay na tayo ng asukal. Gusto ko pang magdagdag ng another half a teaspoon ng asukal. Para tamis alat yung ating puset. Patayin ko na ang apoy. Sama ko na itong ating pritong labanos. Yun. Manang, abot niyo ako ng tasa at ng... Tikman natin. Matikman niyo itong niluto ko. Parang ang sarap ng niluto mo! Bakit pa bago-bago yung boses mo? Hindi ko maintindihan. Huwag mo nang intindihin! Oh, ito sabaw. Sabaw pa lang. Ulam na eh. Agree ba kayo? Sa amin po kasi sa amin sa Pasig, mga kaibigan, meron kami natawag na adobo sa labanos, sa kamatis. So ito, ginawa ko lang na puset. Tikman natin, ha? Nako po, talagang amoy na amoy niya yung ano, puset. Oh, titikman ko muna ito, i-adjust natin. Baka may kulang, mapahiya ako sa inyo. Si Manang, bumaba na at bubuksan yung tarangkahan para sa inyo. Sarap. Medyo may kamahalan ng pusit pero 454 grams lang naman ito eh. Tapos nilagyan natin ng pechay at saka ng labanos. Dinamihan ko pa ng sabaw. Para marami makakain. Bihira lang kumain ng pusit eh. Pero gusto ko ang pusit. Kaya lang hindi ko naisip magluto. Kape. Mga kaibigan, nag-i-enjoy po ba kayo? Natutuwa ba kayo? Natatawa ba kayo pag nanonood kayo ng aking mga cooking video dahil sinasamahan natin mga pasuntok-suntok na katatawanan para po maging fun. Let's make cooking fun. So, next time, mas gagalingan pa natin. In the meantime, itutuloy ko na po. Binuksan mo na ba? Eto na! Nandiyan na pala kayo eh. Papasokin niya, ha, Mana? Sinabing eto na eh! Okay! O paano? Sasalubugin ko na kayo. Sa baba. I'll see you again next time. Sarap. Manang. Nandiyan na ba? Adobong pusit na may pritong labanos at saka pechay.